Bali, itong video na to is continuation lang nung last video natin about unbalanced Y system. Bali, ang i-explore natin dito is yung pag-solve ng Y without neutral pero ibang method naman. Hindi natin siya i-convert. Bali, isa-solve natin siya by mesh matrix method. So, kaunting paalala lang pala, paki-redownload yung handout natin sa three-phase unbalanced load kasi in-update ko siya. So, bali niligyan ko siya ng content about dun sa mesh matrix method. So, bali ito na yung magiging lecture natin for this day. So, ito yung mesh matrix method. Bali, ang goal natin, di ba, dapat maging parehas yung sagot nung dalawa. So, yung IA natin is 20.010 bar negative 45.073 degrees ampere. Yung IB naman is 24.948 bar negative 175.397 degrees ampere at yung IC is 19.409 bar 56.417 degrees ampere. Sa unbalanced Y na walang neutral, using matrix form, bali babaliin natin ng onti yung Y circuit natin sa ganitong itsura. Para magmukha siyang dalawang loop na circuit. Bali, meron tayong mga matrices ng voltage, ng impedance, at ng current. Para sa voltage natin, dalawa lang yung sequence na nakuha natin, VAB at VBC. Tapos, meron tayong impedance matrix. So, explain natin yan. So, yung Z11 is yung self-impedance of loop 1. So, lahat ng impedances na makikita mo sa loop 1. So, once na umikot tayo dito, ang makikita natin is yung ZA at ZB. So, yung Z11, ZA plus ZB. Pagdating naman doon sa Z12 at Z21, nakikita naman natin doon sa pattern, di ba? 1, 2, nakikita sa loop 1 at nakikita sa loop 2. 2, 1, nakikita sa loop 2 at sa loop 1. Bali, lalabas siya yung ZB. Pagdating naman doon sa cell impedance of loop 2, Z22, lahat na makikita sa loop 2. So, pag once na umikot tayo sa loop 2, ano may makikita natin? So, ZB at ZC. So, yan yung mga component niyan. So, once na nagsusolve tayo ng mesh analysis, di ba? Yung sa impedance matrix mo, ang kailangan mong gawin yung non-diagonal pero yung mean ditong diagonal yung from top left papunta sa lower right. Yun lang yung diagonal na sinasabi, hindi itong pakabila, yung pataas na to. Ah. So, lahat ng non-diagonal matrices mo, magkakaroon siya ng negative sign. Kaya negative yung sign ng Z12 at ng Z21 kasi non-diagonal matrices sila. At lumalabas diba doon sa analysis ng current natin, yung IA is equal sa I1. Since yung IA, papaganito yung direction at yung loop 1 rin naman, papaganito yung direction. So, same sila ng flow. Same sila ng agos. So, equal lang yung dalawa. Pagdating sa IC at I2, dun tayo magkakaroon ng problema. Kasi yung I2, di ba, umiikot ng clockwise. So, kung clockwise siya, ang direction ng I2 is papalabas. Pero yung IC kasi is papasok. So, pwede natin i-conclude yung IC is equals to negative I2. Kapag nasolve mo yung I2, ang kailangan mo lang gawin is i-negate mo siya. Yun na yung IC. So, equal naman sila. Magkaiba nga lang sila ng direction. So, in terms of IB, gagamitin mo lang ng KCL yan. Kasi, di ba, nag-meet sila lang sa neutral point. So, IA plus IB plus IC. So, para makuha yung IB, kailangan mo i-transpose lang yung IA at IC. So, once na i-transpose mo sila, hindi may formula ka ng IB is equals to negative parenthesis IA plus IC. So, gamit itong matrices na to para masolve natin yung I1 at I2, ang kailangan mong gawin is i-divide yung delta sub 1 sa delta. At para makuha naman to I2, kailangan mo i-divide yung delta sub 2 sa delta. Ano ba yung delta na yun? So, yun yung determinant ng impedance matrix mo. Pagkatapos, yung delta sub 1 naman, minodify mo yung impedance matrix mo, pinalit mo yung matrix ng voltage do sa column 1. Pagdating naman sa delta sub 2, pinalitan mo naman na matrices ng voltage yung column 2 ng impedance matrix. So, once na masolve mo yun, ang una mo makukuha dyan is yung I1 at I2. I-modify mo na lang yung I2 para makuha yung IC. And then, makukuha mo yung IB. So, sa ngayon, try na natin i-redo yung problem number 3 natin gamit itong mesh analysis na to. Bali, i-redo natin ulit yung problem number 3. For this time, hindi na natin siya i-convert. So, isosolve natin siya ng Y na walang neutral na derecho. Kaya lang, mas matrabaho yung mangyayari. Bali, ang gagamitin natin dyan is yung mesh analysis pero matrix form yung gagamitin natin. Since yung calculus, hindi niya naman kaya mag-solve ng linear equation na complex numbers.
Pero sa matrices, pwede natin magamit yung natutunan natin dun sa algebra, yung Cramer's rule, para masolve yung I1 at I2. Or let's say, IA, IB, at IC. So first, ang gagawin muna natin is kompletuhin natin yung data. So yung Z11, so yung self-impedance ng loop 1, so ito yung loop 1. So ano yung components ng loop 1? ZA at ZB. So yung Z11 is ZA plus ZB. So is equals to 6 bar 0 plus 6 bar 30 degrees. Bali, equals yan sa 11.591 bar 15 degrees ohms. At para naman sa Z12, so equals din siya sa Z21 kasi yun yung common ng loop 1 at ng loop 2. So yung common ng loop 1 at ng loop 2 si ZB, which is 6 bar 30. Pero kailangan, di ba, negative siya. So negative 6 bar 30 degrees, or pwede nating sabihin 6 bar 210 degrees. Kasi di ba, para matanggal yung negative, gagawin lang natin mag-plus ng 180 degrees. So para sa Z22, so yung self-impedance ng loop 2. So bali ZB plus ZC. So bali 6 bar 30 degrees plus 5 bar 45 degrees. Bali, magkakaroon tayo ng 10.906 bar 36.814 degrees ohms. Since ayan, kompleto na yung data natin, pwede na natin i-set up yung matrix natin. So bali sa voltages, yung AB is 208 bar 0, tapos yung BC naman is 208 bar negative 120 degrees. Pwede sa voltages natin, equals yung matrix natin, bali 11.591 bar 15 degrees, tapos ito bali yung 6 bar 210 degrees, at dito 6 bar 210 degrees, and yung 10.906 bar 36.814 degrees, and then I1 at I2. After nito, ang gagawin na natin is kunin yung mga delta. So yung delta, delta sub 1 at delta sub 2. So determinant lang yun ng mga matrices natin. So for dun sa delta, so determinant siya na 11.591 bar 15 degrees. So 6 bar 210 degrees. 6 bar 210 degrees. And 10.906 bar 36.814 degrees. So gagawin natin, di ba, ito, multiply ito minus yung multiplication ng 6 bar 210 degrees. And then yung delta natin is equals to 90.931 bar 48.582 degrees. So sunod niyan yung delta sub 1 naman. So for delta sub 1, ang gagawin natin, itong column na to, papalitan natin ng column ng voltages para makuha yung delta sub 1. So yung determinant ng 208 bar 0, so 208 bar negative 120 degrees, and then 6 bar 210 degrees, and then 10.906 bar 36.814 degrees. So yun, bali ganun ulit. So 208 multiply by 10.906, and then ito minus 208 bar negative 120 plus multiply sa 6 bar 210. So yung delta sa sabon natin is equals to 1,819.603 bar 3.509 degrees. At ang susunod naman natin is yung delta sub 2. Since walang space, i-erase ko muna to ulit at ituloy natin yung computation. Since marami na tayong ulit space, pwede na natin isolve yung delta 2. Bali yung delta 2 is determinant. Bali yung column 2 naman yung papalitan natin. Bali 11.591 bar 15 degrees, 6 bar 210 degrees. Ito naman yung papalitan natin yung column 2 ng voltages. So 208 bar 0, and then 208 bar negative 120 degrees. And then, ayun ulit, so 11.591 bar 15 degrees multiply by 208 negative 120 degrees minus 6 bar 210 multiply by 208 bar 0 degrees. At yung delta sub 2 natin is equal to 1,764.938 bar negative 75 degrees. At ayan, since nakuha na natin yung delta, delta sub 1 at delta sub 2, pwede na natin masolve yung I1, I2, or yung IA, IB, at IC. Bali, para sa IA is equal
equal siya sa I1 since pares lang sila ng direction. Bali, ayun, so delta sub 1 over delta. Bali, 1,819.603 bar 3.509 degrees all over. So, 90.931 bar 48.582 degrees. At yung magiging sagot natin dyan, yung I1 natin is 20.010 bar negative 45.073 degrees ampere. Bali, lumalabas, diba? Yung I1 na nakuha natin is same lang nung sinolve natin siya in delta form. So, lumalabas, diba? Mas madali gawin yung i-convert mo lang siya sa delta and then sagutan mo agad. At pagkatapos, ito naman. So, yung I2 natin is equals to delta sub 2 over delta. Bali, 1,764.938 bar negative 75 degrees all over. 90.931 bar 48.582 degrees. At yung magiging sagot natin dyan, yung I2 is 19.409 bar negative 123.582. So, dito ngayon nag-a-arise yung problem. Yung I2 kasi, diba, sa liwa siya. So, yung I2 is negative ng IC kasi magkaiba sila ng direction. So, bali itong sagot na to, ang gagawin natin, imumultiply lang natin siya by 1 bar 180 para makuha na natin mismo yung IC. Kasi equal naman sila, magkaiba lang sila ng direction. So, bali yung IC is equals to 1 bar 180 degrees multiply by 19.409 bar negative 123.582 degrees. At yung IC natin, ang magiging sagot nga is 19.409 bar 56.417 degrees ampere. Bali yung sagot natin, diba katulad na lang sa IC nung sinolve natin siya in delta form. At last, yung IB. So, lumalabas, diba, yung formula natin ng IB is equals to negative IA plus IC. Bali, itong negative na to, katulad ng ginawa natin sa IC, diba, ire-represent na lang natin siya as 1 bar 180. So, bali, lalabas, dito ko na lang ilagay, yung IB natin is 1 bar 180 degrees multiply by, so, yung I1 natin at I2, or yung IA at IC. So, 20.010 bar negative 45.073 degrees ampere yan plus 19.409 bar 56.417 degrees ampere. At yung magiging sagot natin para sa IB is equals to 24.948 bar negative 175.397 degrees ampere. So ayan, diba, lumalabas na kahit anong way mo siya isolve, yung sagot mo is iisa lang talaga. So, kayo na lang bahala pamili kung paano nyo sasagutan yung problem, kung i-convert nyo ba siya sa delta or idediretso nyo na lang sa Y. And wait, there's more. Diba tinatanong yung phase voltage ng kada load? So, yun yung susunod na sasagutan natin. Bali, ang gagawin lang natin, i-clean up lang muna natin itong board and then sagutan na natin yung mga phase voltages. Kaya sinusolve natin yung phase voltage kasi sa Y na walang neutral, diba yung phase voltage is not equal na sa VL over square root of 3. Bali, kailangan mo muna kunin yung phase current bago mo masolve yung phase voltage. So, nagbago na yung sitwasyon. Bali, solve na natin based sa mga nakuha natin yung values. Yung VAN is equals to IAN or yung IA times yung ZAN. So, yung IA natin, diba, is yung 20.010 bar negative 45.073 degrees ampere. At yung impedance natin, ZA, which is yung 6 bar 0 degrees ohms. At yung magiging sagot natin dyan is 120.063 bar negative 45.073 degrees volts. At yung para sa VBN naman is IBN times ZBN. And then yung IB natin, diba, siya ay 24.948 bar negative 175.397 degrees ampere multiply
multiply by 6 bar 30 degrees ohms. At yung magiging BBN natin is 149.689 bar negative 145.397 degrees volts. Bali dyan, di ba, nakikita na natin yung mga phase voltages natin is hindi equal in magnitude at hindi equally separated by 120 degrees. And last, yung VCN. So, ICN or IC multiply by ZC or ZCN. Sabi na lang natin. Bali, 19.409 bar 56.417 degrees ampere multiply by 5 bar 45 degrees ohms. At yung magiging phase voltage natin dyan is 97.047 bar 101.417 degrees volts. At ayan na yung mga phase voltages natin para sa unbalanced Y na walang neutral circuit. At sa susunod na topic natin sa electrical circuits 2 playlist, yung 2 watt meter method. So bali, ayan na yung magiging last topic para sa electrical circuits 2. And itatry ko naman i-fulfill yung other part ng YouTube channel ko kasi di ba hindi lang naman siya i-lecture. So i-lectures and quintologies. Tapos ang gagawin ko siguro in a span of time, mag-upload ako ng mga review question para sa circuits 2 para baka pag-solve naman tayo ng mga mahihirap na problem kasi di ba masyadong madadali yung mga sample problems na in-upload natin. Pero syempre, para maintindihan muna natin yung basic principle, so in due time, bali, try muna natin na ano, mag-upload ng video sa other part ng YouTube channel. Pero through a span of time, bigla na lang ako mag-upload ng mga review questions dun sa single phase AC circuit, mga challenging problems. At mag-upload din tayo ng mga problems sa 3-phase AC circuit na kung saan try natin mag-solve ng mga board exam type problems na kung saan yung mga problems natin is hindi sequential. So hope marami sana kayo natutunan sa video session na to. At salamat ng mga marami, mga kabolta.